Sa tuwing ang isang radioactive nucleus ay nalalansag, nagpapakawala ito ng ilang uri ng particles at high energy photon. Mayroong tatlong uri ng radiation ang kumakawala sa mga naturally occurring radioactivity. Ang mga ito ay maaaring obserbahan sa isang simpleng eksperimento. Gumagamit tayo ng lead cylinder. Maglalagay tayo sa loob nito ng kapirasong radioactive material. Ang cylinder ay nakalagay sa isang evacuated chamber. At gagamit din tayo ng photographic plate na nakaposisyon sa harap ng bukana ng cylinder. Kapag binuksan natin ang bukana ng cylinder, magkakaroon ng spot sa photographic plate. Nangangahulugang may tumatamang radiation dito. At kung ititrace natin ang pagkilos ng radiation, ito ay diretso mula sa bukana ng lead cylinder hanggang tumama sa photographic plate. Subalit kung maglalagay tayo ng magnetic field o kaya ay negative at positive charge plate, kapag binuksan natin ang cylinder, magkakaroon ng tatlong spot sa photographic plate. Nangangahulugang, ang radiation na nagmumula sa radioactive material ay binubuo ng tatlong uri ng radiation. Yung isa ay kumikilos papalayo sa positive charge plate at lumalapit sa negative plate. Like charges repel and like charges attract. Kaya ito lumalayo sa positive plate at lumalapit sa negative plate dahil ito ay positive charge. Yung isa naman ay kumikilos palayo sa negative plate at lumalapit sa positive plate. Ito ay nagtataglay ng negative charge. At yung isa ay nananatiling diretso ang kilos mula sa cylinder. Nangangahulugang hindi ito apektado ng negative at positive charge. Ito ay neutral o walang charge. Yung positive charge ay tinawag na alpha ray. Yung negative charge ay tinawag na beta ray. At yung walang charge ay tinawag na gamma ray. Napag-alaman sa ilang mga eksperimento na ang alpha ray ay sing bigat at sing ugali ng helium nucleus. Kaya ang alpha ray pala ay isang helium nucleus. Dahilan para tawagin itong alpha particle. Napag-alaman din sa ilang mga eksperimento na ang beta ray ay sing bigat at sing ugali ng electron. Kaya ang beta ray pala ay isang electron at ito ay isang particle, dahilan para tawagin naman itong beta particle. At ang gamma ray ay high energy photon. Ayon din sa ilang mga eksperimento tungkol sa kanikanyang penetrating power, ang alpha particle ay hindi kayang tumagos sa isang papel. Samantalang ang beta particle ay kayang tumagos sa papel, subalit hindi kayang tumagos sa aluminum foil. At ang gamma ray ay kayang tumagos sa papel, kayang tumagos sa aluminum foil, subalit hindi kayang tumagos sa konkretong semento. Nangangahulugang, pinakamataas ang penetrating power ng gamma ray, sinusundan ng beta particle, at ang pinakamahina ang penetrating power ay ang alpha particle. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!